Mahal na mga kapanalig sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, malugod akong nagpapaabot ng maalap na pagbate at pakikisa sa inyo sa ika-35 anibersaryo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Isang malaking karangalan ko na sa pagtatatag ng KMP, nakapagbigay ako ng mensahe ng pakikisa kahit na ako ay nasa bilangguan pa, subalit tumatanaw na sa pagpapabagsak sa pasistang diktadura ni Marcos. Angkop na sa okasyong ito, ipagbunyi ninyo ang inyong anibersaryo at naipong mga tagumpay sa pakikibaka. Patatagin ang pagkakaisa at pagkilos ng magbubukid para sa lupa at hustisya. Ipagtanggol ang mga tagumpay na nakamit sa pakikibaka at labanan at biguin ang mga sagabal sa patuloy na pagsulong tulad ng batas na ng terorismo ng rehimeng Duterte. Ang pagtugon sa hinaing ng uring magsasaka laban sa kawalan ng lupa at sa pagsasamantalang pyudal at malapyudal, ang pangangailangan at pagsasakatuparan ng tunay na reforma sa lupa ay pangunahing tungkulin at nilalaman ng demokratikong revolusyon sa ating bayan. Ito ang pangunahing prioridad sa pagpapatupad ng demokrasya, hustisya sosyal at pag-unlad ng ekonomiya. Hanggang ngayon, ang uring magsasaka ang pinakamalaking bloke ng batayang produktibong puwersa kahit na pinaliliit ng mga imperialista at mga lokal na reaksyonaryo ang bilang ng mga magsasaka at ang halaga ng produkto sa agrikultura. Ang industrial na sektor ng ekonomiya ay pinatatakbo ng angkat na makinarya at hindi sustainable ang sektor ng serbisyo na pinalobo ng pangungutang sa ilalim ng patakarang neoliberal. Hindi maaaring magkaroon ng pagyabong ng demokrasya at pagunlad sa ekonomiya kung walang makatarungan at tunay na reforma sa lupa na kaakibat ng pambansang industrialisasyon na pinagkaisa sa isang programa. Kung hindi may patupad ang ganitong programa, lalong darami ang walang trabaho at lalong darami ang tatak sa landas ng bagong demokratikong revolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan. Malaking kataksilan ni Duterte na tinanggihan niya ang alok ng pambansang demokratikong prente na maging batayan ng makatarungang kapayapaan ang programa ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon na tutustusan ng mga kikitain ng bayan mula sa likas na yamang gas at langis sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea na tansyadong may halagang $26 trillion. Pinili ni Duterte na pagtaksilan ang bayan at hindi na pinaggumit ang panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration alinsunod sa UN Convention on the Law of the Sea sa 4 na taong siya'y nasa trono. Sa halip, pinili niyang ibenta ang mga soberanong karapatan ng sambayanan sa China at parang pulubi na humingi ng mga pautang sa mataas na interes para sa mga proyektong infrastruktura na pinalobo ang halaga. Pinagbabawalan ng China at ginagamitan ng dahas ang mga Pilipinong mangingisda sa sarili nilang dagat. Pangunahing interes ni Duterte ang pagkakamal ng kapangyarihan at paggamit nito sa pandarambong sa loob ng nagaring sistema ng mga malaking komprador, panginoong may lupa at mga korap na opisyal. Obsesyon niya na maging pasistang diktador at magkaroon ng lisensya mandambong tulad ng idolo niyang Marcos. Kung gayon, hinarang niya ang usapang pangkapayapaan para isagawa niyang terorismo ng Estado at lubusin ang pasistang diktadura. Pinagsasabay ni Duterte ang pagiging puppet ng dalawang imperialistang amo dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan at pandarambong. Sa kabila ng pagkukunwaring may independenteng patakarang panlabas, sumakay siya sa Auckland Pacific Eagle Philippines para patuloy na tumanggap ng mga kagamitang militar mula sa US. Kasabay nito, gusto niyang kumita sa mga pautang ng China at sa pagpasok ng droga at mga kasino sa pakikipagsabwatan niya sa mga Chinong kriminal na triad.
Dahil sa tinahak ni Duterte ang landas ng neoliberalismo at pasismo, pinabilis niya ang paglubha ng krisis ng nag-aaring sistema. Binangkrap niya ang ekonomiya at sariling gobyerno dahil sa mabilis na paglaki ng supertubo ng mga dayuhang monopolyo at malaking komprador, korupsyon at pag-agos ng pera sa militar at pulis sa patuloy na pagsasamantala at pagmamalupit sa mga magbubukid at sambay ng Pilipino. Magkasabay ang mabilis na paglubha ng krisis ng lokal na nag-aaring sistema at ng pandaigdigang sistemang kapitalista at lalo pang pinalubha ng pandemyang COVID-19. Dahil sa tumitinding pangapi at pagsasamantala, iba yung lumalaban ang sambayan ng Pilipino sa rehimeng Duterte at sa buong nag-aaring sistema. Dahil sa mga garapal at laganap na krimen ng rehimen, hiwalay na sa sulok ito at naging makitid na target ng malawak na nagkakaisang hanay ng mga manggagawa, magsasaka, mga panggit ng saray at mga anti-Duterte na konserbatibong puwersa. Lumalakas ang kilusan ng pagpapatalsik kay Duterte at lalo siyang hinog na patalsikin sa bayong paggamit ng terorismo ng Estado at pasistang diktadura. Mabuhay ang kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ipatupad ang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Mabuhay ang uring magsasaka at manggagawang bukid. Isulong ang pambansang demokratikong kilusan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.